Mayroong 32 lalaki ang nakulong sa isang isla ng mahabang panahon dahil sa digmaan na nagaganap. Mabuti na lamang ay may babae rin palang naiwan sa isla na iyon. Ayos na rin. Kaso nag-iisa lang ang Maria na ito. Kaya naman ang mga barako ay nalagay na naman sa pangalawang alanganin na sitwasyon. Una, hindi sila basta-basta makakaalis sa isla na kanilang kinaruroonan. Pangalawa, hindi naman pwede na pagsaluhan ng 32 kalabaw ang isang dakot lang ng damo. Kumbaga, hindi naman ito group project, mga kamata, na kailangan may partisipasyon ng lahat. Bakit pa kasi napunta sila sa isla na iyon? Ano ang mga susunod na mangyayari sa kanilang lahat sa isla kasama ang isang babae? At syempre, ano ang kwento sa likod nito? This is Kamatay Story, pero bago yun, gusto ko munang pasalamatan si Idol JP Amazing Stories sa pagbahagi ng kwentong ito sa atin. Pwede niyong puntahan ang kanyang channel, mga kamata, kung gusto niyo ng mga kwentong amazing. Pero syempre, dito muna tayo sa istoryang panglasing. Okay, let's do this! Walang mahirap na sitwasyon kapag pinagtutulungan ito ng karamihan. Well, subok na totoo naman ito sa maraming bagay, pero sa istorya natin ngayon ay mapapatunayan din natin na hindi ito applicable sa lahat. Kagaya na lamang ng nangyari sa 32 lalaki at isang babae na na-stranded sa isang isla. Nagsimula ang lahat sa babaeng nagngangalang Kiko na nagmula pa ng Saipan Island. Sa hirap ng buhay noon dahil hindi pa stable syempre ang ekonomiya, si Kiko ay nagpunta ng Japan para maghanap ng trabaho kasama ang kanyang kapatid na isa ring babae. Sa kabutihang palad, itong si Kiko ay agad naman na nakapagtrabaho sa isang hindi pangkaraniwan na tea shop. Dahil kung hindi lang maganda at makinis itong si Kiko, ay hindi ito makapagtrabaho roon. Paano kasi, kadalasan ang mga customer ay mga Hapon na mahilig sa ibang bagay na mainit pa sa tea. Oh my God! Dito na nakilala at nakarelasyon ni Kiko ang lalaki na nagngangalang Higa. Itong si Higa naman ay may magandang trabaho sa isang kumpanya na kung saan nagtatanim ng mga agricultural na produkto sa iba't ibang isla. Kaya naman bago pa madistino itong si Higa sa malayo, ay niyaya muna nito si Kiko na sila ay magpakasal dahil halos isang taon naman silang magkarelasyon at syempre para ang lupa muna ni Kiko ang matatamnan nitong si Higa para mamunga agad. Pagkatapos maging ganap na mag-asawa ang dalawa, ay sakto naman na nadistino na nga itong si Higa sa isang isla sa Pasipiko na tinatawag na Anatahan Island. Siyempre sinamahan ni Kiko sa nasabing destinasyon ng asawang lalaki. Mahirap na, baka may iba pang matamnan itong kanyang mister. Ay, iba na yun. Doon pansamantalang naninirahan ang mag-asawa kasama ang 20 trabahador ng kumpanya. Sa panahon na iyon ay nagaganap din pala ang digmaan sa pagitan ng Amerika at Japan na nangyayari lang malapit sa isla na tinitirhan ng mag-asawa. Kaya lamang sa pagkadihado ng mga Hapones sa digmaan ay unti-unti nang napupunta sa mga Amerikano ang karamihan sa mga teritoryo na ito. Dito na nag-alala ng husto ang Hapon na si Higa sa kanyang kapatid na babae na naroon lamang sa kabilang isla. Nagpaalam agad si Higa sa asawang babae na aalis ito para sunduin ang kapatid na babae sa kabilang isla at walang pag-alinlangan na iniwan si Kiko kasama ang 20 magsasaka dahil babalik naman daw siya agad. Oh no! Ngunit ilang buwan na ang lumipas, si Higa ay hindi na nakabalik sa isla ng kanyang asawa. I mean sa isla kung saan naroon si Kiko. Si Kiko ay wala ring ideya kung ano na ang nangyari sa kanyang mister. Ngayong bakante na ang kalupaan nitong si Kiko. Oh my God! Ay nagsimulang magkaroon ng interest ang mga magsasaka sa kanya. Ngunit ang ilan sa mga lalaki na wala talagang nakitang pag-asa kay Kiko ay nagsilanguyan na palayo sa isla. 10 na lang dito ang nanatili at umasa. Ngunit sa huli, ang lalaking nagngangalang Sakari ang nagtagumpay na maiuwi ang titulo ng lupa nitong si Kiko. Bagaman na bomba na naman itong si Kiko ng pangalawang lalaki sa kanyang buhay, may tuloy din ang pangbubomba ng Amerikano sa mga isla. Kaya si Kiko at Nakari ay nagtago na lamang sa kuweba habang ang kanilang mga kasama ay nagkawatak-watak na rin.
nanatili ang mag-partner sa isla na iyon sa takot sa posibleng mangyari sa kanila. Ang ginawa na lamang nila ay pinarami ang mga naiwang alagang hayop at sinakang muli ang nawasak na taniman para nang sa gayon ay patuloy silang mabubuhay sa isla kahit may digmaan. Hindi pa man din totally nakarecover ang magkasintahan sa nangyari sa isla ay isa na namang pag-atake ang nangyari malapit lamang sa anatahan. Sa puntong ito, ang mga barkong pandigma naman ng mga Hapones ang pinalubog ng mga Amerikano. Sa kabutihang palad ay may mga crew ng barko ang nakaligtas at lumangoy na lamang papuntang Anatahan Island. Bali, 31 lalaki ang dumating sa isla bilang mga survivor. Ang ilan sa mga ito ay sundalo habang ang karamihan ay mga ordinaryong crew lamang. Alam ng mga lalaki na ito na hindi sila basta-basta makakaalis sa isla. Kaya naman napagdesisyonan ng mga lalaki na hindi sila maghihiwalay para hindi sila mapapahamak sa hindi nila kabisado na isla. At iyon nga ang kanilang ginawa sa ilang mga buwan na pananatili nila doon hanggang sa matagpuan ng mga ito ang nag-iisang bahay sa isla na pagmamayari pala ng magdiwa na sina Kiko at Nakari. Nasiyahan ng husto ang 31 lalaki sa kanilang nakita na may naiwan pa palang mga tao sa isla na iyon. Nung una ay naging matiwasay ang lahat dahil maganda naman ang pakikitungo ni Nakari at Kiko sa mga lalaki na ito. Kaya lamang kahit sabihin man natin na may naiiulam sila kahit papaano ay iba pa rin yung may sausawan ka sa malamig na gabi. Kagaya ng natatamasa ni Nakari. Kaya unti-unting naglalaway at naiinggit ang mga tukmol sa kalagayan nitong si Nakari na kahit may digmaan ay malaya pa rin nakakapaglakbay sa hardin ni Kiko. Bago naging magulo ang lahat dahil sa kapirasong lupa, ay pinakasalan ni Nakari si Kiko sa harap ng 31 lalaki para masecure na talaga nito ang spot ng nag-iisang babae sa isla. At hindi na ito pagkakainteresan ng mga tigang. Grabe ka! Naging effective naman ang ginawa ni Nakari kaya lamang pansamantala lang ang lahat ng ito dahil ang ilan sa mga lalaki ay hindi na talaga maawat. Kating-kati na ang ilan sa mga ito na kumalabit ng kanilang gatilyo. Lalo na ang mga lalaking nagngangalang Yamamoto at Yamaguchi na humingi pa talaga ng pahintulot kay Nakari na payagan silang makaisa man lang kay Kiko. Shit! Pero syempre sino namang gagong asawang lalaki ang papayag sa ganitong trip? Sabi ni Nakari, "Over my dead body." Ito nga ang naging kinahahantungan ng lahat. Sa pagkasawi ni Nakari ay tuluyan na ngang nakapaglibing ng kanilang pundasyon ang dalawang lalaki sa maliit na isla na iyon. Kaya lamang, hindi pa man din nagtagal ay nagkaroon na naman ng hindi pagkakaintindihan ang mga tigang. Akalain nyo bang gusto ng suluhin itong si Yamamoto? Ang gana. Ang ibang lalaki naman ay hindi naman papayag na hindi sila makakasawsaw man lang kay Kiko. Kaya kahit natuldukan na ang digmaan dahil sa pagsuko ng kanilang bansa sa mga Amerikano, ay umusbong naman ang giyera sa isla sa pagitan ng mga kalabaw na ito para lamang sa bulaklak nitong si Kiko. Umabot sa 12 lalaki ang nasawi dahil sa kabalbalan na nangyayari. Nagmisto lang arkiladong lupa ang pagmamayari ni Kiko sa dami ng haliging na itayo. Bawat putok ay may kapalit na buhay. Dito pa lang napagtanto ng mga lalaki na ang nangyayaring ito sa kanila ay dahil kay Kiko. Kaya bago pa sila magkaubusan ng pulbura ay napagdesisyonan na ng 19 na lalaking natira na tapusin na ang buhay ni Kiko para wala na silang pagkakaguluhan. Mabuti na lamang ay may nakapagsabi kay Kiko na lalaki at binulgar niya rito ang kanilang planong pagpaslang sa kanya. Kaya tumakas na ang babae at nagtago mag-isa sa kagubatan ng ilang mga buwan hanggang sa may nakita itong barko ng mga Amerikano. Naghubad agad ang babae at iniwagayway ang kanyang damit. Akalain yung napansin agad siya ng mga sundalong Amerikano at agad na tinulungan. Ang 19 na Hapones naman na lalaki ay sinundo na rin ng kanilang mga pamilya para patunayan sa mga ito na tapos na ang digmaan. Pero nang makapanayam ang mga lalaki na ito na natrap sa isla ng halos 3 taon ay ibang giyera ang kanilang isiniwalat na talaga namang ikinagulat ng lahat. Dahil nangyari ang lahat ng ito nang dahil lamang sa isang bulaklak ng babae. Mga kamataan, ano ang masasabi niyo rito? Ipaalam mo yan sa ating comment section at masisiyahan akong basahin ito.
Dito na matatapos ang isa na namang kamatastory natin. Huwag nyo sanang kalimutan na i-like itong video kung nagustuhan nyo ito. At mag-subscribe na rin sa akin channel para maaabangan mo ang susunod ko pa na mga upload. This is Leonmata. Hanggang dito na lang. Salamat!